Yo, what's up sa inyo lahat? WB Mileto. Ang tayo muli ay nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction. Na kung saan nandito tayo sa Pinoy Mystery Channel, subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na mga kabalits, exclusive report, pera ng Pogo, hindi mahanap ng Senado. At yun, paalala lamang, ito yata reaction video lamang. Ano mang sama sa larawan dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Mga Pogo Hub sa Pilipinas. Halos buwan-buwan ay mayroong nahuhuling ilegal na operasyon sa compounds ng mga nito. Isa sa mga mabigat na krimeng ginagawa ay ang money laundering. Bilyon ang halaga ng naitatago sa gobyerno. Kahit ang AMLAC ay walang makitang bakas kung saan nagmumula at sino ang tumatanggap ng limpak-limpak sa labi. Pinanggagawa sa mga Pogo Hubs pangsweldo sa mga tauhan at sa kanilang pagkain. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na naitatago ang daloy ng sangkaterbang pera gamit ang sistema ng hubs. At may kinalaman dito ang pagdagsa ng mga estudyanteng i-check sa Pilipinas. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Matapos ang pag-raid sa Lucky South 99 Pogo ng Porac, Pampanga, lumabas na naman ang isang illegal na gawaing natuklasan sa lahat ng mga compound na nahuli. Ito ay ang money laundering. Kung hindi ka pamilyar sa kahulugan nito, tinawag na laundering mula sa salitang laundry o paglalaba dahil parang maruming damit na kailangang laban ang pera. Ito ang paliwanag ng Financial Crimes Enforcement Network na ang money laundering ay ang pagtago sa perang kinita mula sa illegal na gawain. Tapos, gamit ay mga kumpanya, palalabasing mula ito sa lehitimong paraan. Kaya maraming sindikato ang may mga negosyo para doon nila ay naitatago yung perang kinita sa krimen at palalabasing malinis nga naman. Mabigat ang parusa ng krimeng money laundering dahil sa ang paraang ito ay ang bumubuhay sa mga criminal organizations. Paano kamo? Pera ang dugo ng mga grupong sala sa batas. Pabili nila ng droga, ng armas at pangsuhol sa mga politiko. Madalas may paper trail ang pera na nasusundan ng otoridad. Kahit nga cryptocurrency ay minsan nagiiwan ng pruweba. Pero kung palalabasing malinis at mula sa lehitimong negosyo, walang problema. Ang resulta ay dire-diretso ang daloy ng pondo sa krimen at lalakas ang loob ng mga sindikato dahil may mga kumpanyang suportado ng lokal na pamahalaan. Biruin mo, yung nagtatakip sa kanilang maruming pera ay pwedeng may basbas ng LGU. Kaya sa loob ng maraming taon na namasa ang mga Pogo Hub sa Pilipinas, lumala ang mga ilegal na gawain at tila wala ng pakundangan ang mga kriminal. Isa sa mga nagtutulak ng paglalaan nito ay dahil sa mautak na paraan sa money laundering. Sinabi matapos ang executive hearing sa Senado na nakakabahala ang mga masasamang operasyong ginagawa sa mga Pogo Hubs. At ito ang pahayag ni Senador Gatchalian. At in fact, I express my disappointment to the AMLAC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering. Trabaho rin nila na malaman sino itong money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon, parang bula eh. No, hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit. Ayon sa pahayag, bilyong-bilyong halaga ng pera ang dumadaloy sa mga Pogo Hub na ginagamit di umano ng mga kriminal pang sustento sa kanilang mga ilegal na gawain. Biruin mo mga kabalits natin no, kung talagang hindi ito napigil o talagang hindi ito natuklasan eh talagang patuloy at patuloy lalaganap ang mga krimen no, kabilang dito nga sa loob ng Pogo na kung saan eh talagang ito umano
mga siyang talagang pumupondo sa mga nagiging hakbang na hindi tama o talagang mga illegal na gawain dito nga no sa ating bansa nitong mga pogo na to, na mabuti na lamang at patuloy na yung pagsiyasat at talagang paghuli at pagre-raid nga na pinagkukutaan nga ng mga illegal at talagang hindi tamang gawain nga sa ating bansa. At dito nga ay maraming natutuklasan mula nga sa mga pogo na to na bilyon-bilyon talaga ang kinikita at talagang nga pondo para nga sa pagsasagawa ng kung ano-ano nga mga krimen at talagang nga mga hindi tamang gawain nitong mga pogo hub na to. No? At yun, tuloy pa natin. Alam nila ito dahil sa hindi naman palaging nakakaabot sa kota ang mga kinidnap sa kanilang scams. Kaya hanggat hindi mapipigil ang money laundering, siguradong magpapatuloy ang drug smuggling, human trafficking, prostitution, torture at kung ano-ano pa. Ayon sa senador, disappointed raw siya sa ilang resulta ng exclusive session. Sinabi nito na dapat malaman kung anong bangko ang ginamit sa pagpapadala ng pera at anong institusyon ang tumatanggap. Pero kahit sa ang anggulo tignan, hindi nila ito matagpuan. Meanwhile, a new report from the Joint Cybersecurity Advisory is warning that China's state-sponsored hacking group... Ang pangunahing otoridad laban sa money laundering sa Pilipinas ay ang AMLAC o ang Anti-Money Laundering Council. Pero matapos ang session, wala pa rin itong ideya kung paano dumadaloy ang pera. Sa madaling salita, matinding pagtatakip ang ginagawa ng mga inchik sa maruming salabi. Bukod dyan, heto pa ang sinabi ng senador. Ang sagot sa amin dahapon, pending pa investigation, pero nangyari na ito eh. Itong Baofulan was constructed in 2019. 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yun, pero hindi nila na-detect. O kaya I'm quite disappointed with AMLAC na hindi nila na-detect. At even kahapon, wala silang sagot. Base sa pahayag, pati yung pinanggawa ng Baofu compound na may halagang sobra sa 6 na bilyong piso ay wala ring bakas na iniwan. Hindi alam saan nagmula ang pondo, hindi alam pa paano natanggap. Pati yung mga nangontrata ay kung hindi bigla na lang namatay, ay hindi na matagpuan. Sumabog na ang balita dahil nga nakakaloko na isipin kung bakit hindi mahalukay ng mga kinauukulan ang perang pinanggawa ng Baofu. Biruin mo, sa mga 10 hektarya ng Hongsheng Pogo, 6 na bilyon ang gastos. Magkano kaya ang gastos sa paggawa ng Cavite Island Koi Pogo na may sukat na sobra pa sa 30 hektarya? Di hamak na 3 beses na mas malaki. Bakit hindi nila mahanap ang bakas ng pera? Matapos ang exclusive Senate session, medyo dismayado nga si Senwin dahil sa kahit ang Anti-Money Laundering Council ng Pilipinas ay walang ideya kung paano dumadaloy ang bilyong-bilyong pera ng Pogo. Sino nagpapadala nito? Paano at saan pinadadala? At sino o ano ang tumatanggap? Kung isa kang sumusubaybay sa istorya ng misteryosong pinagmula ng pera ni Mayor Alice Guo, saan nagmula ang 6 na bilyong pisong panggawa ng Baofu compound at ang bilyong-bilyong panggawa ng Cavite Island Pogo Curve? Milyong-milyong pang sustento sa mga tauhan. Marahil ito na ang iyong tsansa na sa kauna-unahang pagkakataon, mapapadpad ka sa malupit na sistema kung paano tinatago ng mga inchik ang kanilang pera. Siguro mas mabuti na rin na ang mga netizens ang unang makaunawa kung paano dumadaloy ang pera ng Pogo bago ang Senado at AMLAC, nang sa gayoy kahit na makompromiso ang politika ng bansa at sa posibilidad na ma-delete itong video ay nandyan ang mga netizens na maghahalungkat sa katotohanan. Paano nagpapadala at tumatanggap ng bilyong-bilyong salapi ng walang nakakaalam ni isang bakas ay walang matagpuan? Heto at unawain ng mabuti ang pinakamabisang paraan ng makabagong money laundering system sa buong mundo. Ito ang Chinese Underground Banking System o CUBS.
Gamit ito ng mafia sa Italia, ng mga oligarch ng Russia, at mga miyembro ng Partido Komunista ng China. Ang pubs ay naimbento ng mga Inchik noon pang panahon ng Tiang Dynasty, mga 7th century. Dating tawag dito ay Fei Chien o lumilipad na pera. Hindi mga institusyon ang gamit sa pubs, kaya walang paper trails, walang resibo, at sa maniwala ka o sa hindi, wala ring pera. Kaya walang bakas na makita ang AMLAC. Paano ito ginagawa? Imbis na bangko ang ginagamit, mayayamang tao ang sali. Isang malawak na network ng mga Inchik. Hindi lang basta-basta mga Inchik, madalas ay magkakamag-anak. Minsan ay mga estudyante na mapagkakatiwalaan ng mga komunista. Kaya ang pagdagsa ng mga exchange students sa bansa ay hindi aksidente, dahil kailangan ng sindikato ang kanilang mga bank accounts. Nagsisimula ang proseso sa China gamit ang tinaguriang Hawala Network, ang grupo ng mayayamang Inchik. Halimbawa, kung magbibigay sila ng 100,000 pondo para sa isang pogo dito sa Pinas, ibibigay ang pera sa hawala na nakabase sa China. Pero hindi pa dadala dito sa Pilipinas. Magiging bahagi ito ng pondo ng hawala doon. Ang magbibigay ng pera sa pogo dito ay yung hawala na nakabase sa Pilipinas. May pondo na sila sa iba't ibang bangko dahil ilang taon na itong kumikita sa bansa. Tapos ibibigay ang pera sa pogo galing sa mga nagkalat na accounts, madalas mga bangko ng mga exchange students. Walang sabi kung mga estudyante, dahil ang katwiran ay mula sa kanilang pamilya ang pera. Ang China underground banking system ay epektibo dahil wala itong paper trails. Mga miyembro ng komunista ang nagpapagalaw ng hawala network at ang katuwang ng mga exchange students. Kapag may kita naman ng pogo sa Pilipinas na ibibigay sa mastermind na nandoon sa China, ganun din ang proseso. Magbibigay ito ng pera sa hawala dito sa bansa, kasama ang interes. Pero hindi rin ipadadala ang pera doon. Yung hawala sa China ang magbibigay ng pera sa pinuno doon. Naiimbak ang pera sa Pilipinas at hindi lumalabas, kaya hindi mahanap ni Senator Gatchalian at Hontiveros, pati ng AMLAC ang bakas. Kaya siguro hindi rin nila malaman kung saan galing ang pera ni Mayor Guo at ang pinanggawa sa Baofu Compound. Anong aral ang mapupulot dito? Ang money laundering ay isa sa pinakamabigat na monetary crimen sa bansa, dahil ito ang daluyan ng dugo ng organized syndicates. Kung mapipigilan, mawawala ng pondo ang mga pogo at mababawasan ang mga ilegal na gawa. Subalit, hindi basta-basta ang ginagamit na sistema ng mga Inchik, kaya hindi ito mahuli ng ating pamahalaan. Kailangan ng mga politiko ay huwag masilaw sa suon upang ang kanilang mga mata ay matuon sa paglilingkod, at hindi nila makalimutan ang pagmamalasakit sa taong bayan kaysa sa kanilang dyan. At yan nga mga kabalits natin, yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at tugon dyan na kung saan umano ito yung talagang mga kita at talagang laki ang pinapakinabangan dito nga sa mga pogo hub na to. Dito ay yung talagang lumilitaw yung mga money laundering nga na kung saan talagang wala nga masilip o masiyasat na kahit ano nga ebidensya laban dito, dahil nga sa diskarte at talino at galing nga ng pagkakatago ng mga ebidensya at napipwede nga pagkabuko ng pera nga ng pogo na kung saan talagang manoy na kung saan lubha nga talagang matatalino itong mga checkwang to, na kayang itago nga yung pera nga na kinikita nga rito sa pogo, no, sa mga illegal na gawain. At patuloy nga yung tila nga ba gantong nagiging galaw nito nga pogo na to, na kung saan na ipapadala pa nga ito sa ibang bansa nga, na kung saan talagang dito umano to nadideposito sa ibang bansa. At patuloy at patuloy nga yung mga gantong mga aktibidad o galawan nga ng umano yung mga money laundering na talagang hindi nga no nakikitaan ng anumang ebidensya na nanggagaling nga sa mga illegal na mga pasugalan na to, illegal na pinakasangkutan nitong mga pogo na to, na kung saan dito nga bilyon-bilyon umano yung kinikita. At dyan talagang lubhang na ikinabang syempre itong mga kasangkot at talagang nasa likod nitong mga pogo na to, na talagang malaki umano yung kinikita, at na malaki nga yung talagang nagiging pakinabang nito sa mga nasa likod ng mga sindikato sa loob nga
ng mga Pogo Hub na to. Sa loob nga ng mga Pogo na to, nalimpak-limpak na salapi ang talagang kinikita at talagang nakukuha umano dito, no. At yan nga ang tila nga ba nais na tuluyang malaman na talagang maisiwalat nga dito ng ating mga opisyal, o talagang nag-iimbestiga laban nga sa mga Pogo na gumagawa nga ng iba't ibang mga illegal nga dito nga, no, sa ating bansa. At kayo, kayo na lang bahalang magkomento sa iba ba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Pinoy Mystery Channel. Subscribe ka dyan, mga kabalits. At yun, mga kabalits, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits.